Anyway, yun na yun. Meron ako isang magandang ano, nakita, nasilip. Inasilip ako nito. Alam niyo, nagulat ako ha. Ito yung budget ng Senate. Hindi, kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo eh. Importante rin po na tingnan natin yung mga ano natin, mga senador na tatakbo. Di ba? Eto, may nasilip po tayo ha. Sa Senate budget. Ayan o. Ayan. Ano ba yung Senate budget na yan? Oh. Ang title niyan ay, wait lang. Okay. Sino ang pinaka may ginastos? Pagdating ko, sabi ng COA. Oh. Eto ay lumabas yung December 15, 2021. Oh. Last month. Uy, grabe naman si Che Sakata, madam. Na-miss na kita. Madam, ha? Che Sakata, na-miss kita. Anong nangyari sa'yo? Parang ang tagal mong nawala, Madam Che Sakata. Pero iba ka talaga. Pag bumabalik ka, nagiging present ka, isang kabog. Oh, walang ano talaga, isang kabog. Thank you very much, Madam Che Sakata. Yan ang tawag ho dyan, isang lapad. Ang ganda makakita ng isang lapad, ano? Ayun, yan ang magandang pulahan. Yan ang matinding pulahan, Madam Che Sakata. Thank you very much, Madam Che. Eh, yun na nga. Oh, so ito, balik tayo dito, ha? So, speaking of, ano, ang pinaka magastos daw, according to COA, okay, ay si Senator Ralph Recto na gumastos ng 116.824 million noong 2022. Ah, tingnan nyo, ha? Siya ang pinaka-top spender. Okay? Noong 2020. Oh. Sino ang pinaka-konti? Ibig sabihin, pinaka-kuripot. Pagdating sa gastos, alam nyo kung sino? Ha? Si ano po? Si Senator Bongo. Oh. Sa kay Senator Bongo ay 60 million lang. Oh, isipin niyo to ha. Pagdating ho sa dami ng natulungan. Ha? Sa dami ho ng nagawa. Si Senator Bongo ang pinakamaraming nagawa sa Senado. Isipin niyo 'yan ha. Pero siya ang pinakamatipid. Yung ibang parang ay senador ba 'yan? No, 'di ba? Parang may iba-ibang mga ganyan. Ay senador pa pala 'yan. Ay buhay pa pala 'yan. Yun pa ho ang medyo magastos. 'Di ba? Hindi natin alam, 'di ba? Oh. Ito. Ang nag-report ho nito COA. Although sinasabi ng COA, linawi lang natin ha, wala namang hong katiwalian, walang sinasabing ganyan. Ito lang sinasabi, the expense report, the first of is posted by COA on its official website, including its senator salaries, extraordinary and miscellaneous expenses. Naku po, ano kaya yun? Extraordinary, miscellaneous expenses. Local and foreign troubles. Wow! Of the lawmakers and their staff, staff wages and benefits, professional and consultancy fees, naku po, yung mga consultant, oh, rental of vehicles, equipment, meetings, uy, conference and other categorized as other maintenance and operating expenses. Noel Christy Alfanta, maraming salamat po. Thank you very much, ha. Ni Lucita Mone, salamat din po. Thank you very much po. Isipin nyo, oh, tinatanong nyo sa akin, di ba? Lagi nyo sinasabi, magkano bang gagastusin ng isang senador sa kanyang kampanya? Magkano? Mahigit, di ba? Sinasabi natin, mahigit yan ng 50 million, mahigit. Bababa 100 million. Oh. Bababa 100 million. Eh paano ba ang kanilang gastusin pag sila'y nanalo? Wala tat. Hindi natin sinasabing binabawi nila, ha? Wala ho tayong sinasabing gayon. Ha? Wala tayong sinasabing gayon, ha? Ang sinasabi lang natin,
ang ginagastos nila, oh, yung buong Senado ay 2 billion. Okay, kada taon. Siguro average 'yan. Okay? Yung pinakamagastos ang ginastos ng isang senador, yung pinakamagastos, ha, si Recto. Sulat 'yan, ha. Pinakamagastos. Number 1. Ay ang ginastos na kanyang opisina is 116.824 million. Alupet, no? Alupet, alupet, alupet. Hindi ko kinaya yun, ha? 116. Wala naman pong problema kung gumastos. Wala naman talagang problema kung gagastos ka. Okay? Walang problema. Ang ano lang natin, nakatulong ba? Yun ang tanong. Kasi ito, papakita ko lang yung summary, ha? Ito yung summary. Ayan! So, ang pinakamagastos, si Recto. 116.824. Susunod, si Soto. Understandable, kasi Senate President yan. So, mas malaki yung sakop niyan. Sumunod, si Gatchalian. Sumunod, si Senator Bato de la Rosa. Number 5, si Kiko Pangilinan. Number 6, si Senator Manny Pacquiao. Ayan. Sino yung pinaka-konti lang ang nagastos? Si Senator Bongo sa nagahalagang 65 million. Ang sumunod na hindi magastos, si Drilon. Tapos si Villar. In fairness kay Drilon, ha, hindi siya masyadong nagkakakain siguro sa opisina. Wala ho at ang gastos pagka ano. Baka kama ho yung gada, joke lang. Oh, si Villar, si Villanueva at saka si Cayetano, yung list lima na hindi magastos. Si Cayetano, Villanueva, Villar, si Drilon at ang pinaka hindi magastos ay si Senator Go. Ang lupit, ano? Alam mo, dito mo makikita eh. Grabe, si Senator Go yung pinakamaraming natutulungan. Sa yung pinakamarami lumalapit sa kanya, marami siyang pinupuntahan, marami siyang tinutulungan kababayan natin. Pero siya pa yung pinaka hindi magastos na senador. Ang lupit, ang lupit. Palakpakan naman natin. Oh, sabi nito isa, number 9, Laila de Lima nakakulong, may gastos. Oy, for your information, mahal ang saba. Mahal ang saging, ha? Hindi, hindi, hindi. Kasi may opisina pa rin naman sila. May opisina pa rin kahit papaano yan, ha? Kaya lang nung huli kong nakita natin, 'di ba? Nung nakita natin yung sa mga picture, nakasarado lang yung opisina. Hindi natin alam. Pero basta ang point natin dito si Senator Go ang pinakamasipag, pinakamatulungin, pinaka nakikita sa ground. And yet, siya ang pinakamababa ang gastos. Palakpakan natin. Yun lang. Gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang yung balita. Ang galing, ano? Nabilib kasi ako eh. Nung nakita ko talaga ito, nagulat ako eh. Nung nabasa ko siya, ganon. Talaga? Makam! Kasi ini-expect ko sana siya yung pinakamaraming gastos eh sa dami nang niya natulungan. Kung siya yung nag-top 1 na pinakamagastos, understandable yun. Lahat ba naman nasunog, tinulungan mo? Lahat ba naman ng mga humingi ng tulong sa'yo, talagang tinutulungan mo? Naturalmente, ang gastos nun. Pero nagulat talaga ako nung ang dami niyang natulungan, siya ang pinaka-less ang gastos. Diba? Si Gordon, magkano ang ginastos? 95 million. Ilang. Hoy, ano to, ulitin natin ha. Baka wala akong sinasabi ang COA na ninakaw nila yung pera ha. Walang sinasabing ganon. Gastos ho yan. Binanggit ko na ho yung mga gastos nila sa sweldo ng senador, extraordinary miscellaneous expenses. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Local and foreign travels. Oh, taray. Libre travel. Hindi, may mga official travel naman sila. At yung kanilang staff. Staff wages, benefit, professional, consultancy, rental of vehicles, equipment. Uy, ang taray. Ano kaya mga kotse nitong nire-renta?
pwede kayo i-audit ng COA yung mga senador. Ito na nga yun, audit na nga ng COA to. COA ho ito, nag-audit nito. Linawin nun natin, wala akong sinasabi yung COA na ano ha. Wala akong sinasabi yung COA ha. Ulitin ko, walang sinasabi yung COA na ano ha. Noong 2020 pa yan. Ano po yan? Yes, 2020. Kasi lumabas siya noong 2021. Eh ngayong 2022, palabas pa lang ho yung ginastos nila noong 2021. Malinaw. Baka sabihin ninyo, eh matagal na yan. Hindi ho matagal. Yan ho yung latest. Kasi hindi pa lumalabas ho yun sa 2021. Kasi kakatapos pa lang ng 2021. Ino-audit pa lang po yun. January pa lang ho. January pa lang. Ayan po. Okay. Ah, galing ano. Palakpakan naman natin.